Makakapuso sa dalawang palapag na residential property na ito, nakatira ang inireklamong si Jaime, ang kanyang pamilya, doon po sa dulong pintuan nakatira. At ayon po mismo sa complaint at sa reklamo, sakada siya'y magbabasag ulo o manggugulo. Nadadamay po, pisikal niyang nasasaktan, pati yung mga nakatira sa ikalawang palapag, kung saan naman naninirahan ang kanyang ina, ilang pampanga, pamangkin at kapatid. Siyempre sir, magkakit kasi hindi naman ako pinanak ng magulang ko sa bugbog. Pero wala akong magagawa sir kasi may anak kami. Nakaka-nervous na ako. Tapos lagi ako natatakot na ayoko pong mangyari na kami pong magpapamilya, magpapatayan. Takot na parang naramdaman ko sa kanya. Baka hindi lang gano'ng mangyari sa akin. Ano nga ba ang dahilan ng tila pagiging war freak at mapanakit ni Jaime ayon sa kanyang inang si Sonia? Kasi po ano po siya, hindi naman po siya yung batang lumaki sa labas ng bahay. Talaga ho, nasa lublan siya ng bahay. Noong time na natutunan na siya magbisyo, siyempre ho, na masakit para sa akin dahil kasi alam ko, dala ng paggamit niya. Hindi ho siya normal. Dumating na nga ho na simula isang taon hanggang nag 20 years old siya, hindi ho siya taong ganun. Minsan na rin daw nakulong si Jaime dahil sa paggamit at pagbebenta ng droga. Pero noong 2021, pansamantala siyang pinalaya ng korte pero kinakailangan niyang dumalo sa mga hearing tungkol sa kanyang mga kaso. Inakala raw nila noon na magbabagong buhay si Jaime. Pero nagpatuloy lang at lalo pa raw lumala sa pagbibisyo. Hay na hay! Pagka galing niya sa kulungan, nag-iba na ugali niya. Na lalo siya nag-drugs, lalo siyang hindi na siya masaway. Yung parabang siya na yung hari. Nagagalit na siya kahit kanino, lalo sa asawa niya. Parabang wala na siya pangundangan na kaya niyang manunan ng tao. Manak na manakit. Dahil sa pagiging agresibo ni Jaime, kinatatakutan na raw siya ng kanyang pamilya. Natatakot po ako sa sarili ko pong bahay. Takot na takot po ako sa aking anak kasi po hindi ko po alam kung ano pong gagawin niya sa amin kapag ka, sa sobrang galit niya makalimot na po sa amin. Ang masakit lang po kasi doon ano eh, yung kuya mo po yung inaasahan mo magagabal sa'yo. Pero yung kuya mo po yung nananakit tsaka doon mo pa makikita yung mali. Hindi na rin daw dumalo sa mga nakatakdang hearing sa korte si Jaime. Pasaway! Dahil dito, naglabas ng warrant of arrest ng Regional Trial Court, Branch 210 ng Mandaluyong City, nitong July 18, 2023, para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Agad ikinasa ng Eastern Police District ang isang operasyon, pero hindi naging madali ang paghahanap dahil ang suspect nagpapalit-palit daw ng pangalan sa social media. Ang isa niyang account gamit ang tunay na pangalan pero walang profile picture. Ang isa naman may profile picture pero iba ang pangalan. Ang gulo! Sino ka ba talaga dyan, kuya? Pero ang hindi na itago ni Jaime, ang kanyang tato sa dibdib. Ito po yung nakuha naming Facebook account ng subject natin. Dito po namin na na-validate na yung picture na hawak namin. Siya po talaga dahil po ito pong palatandaan po namin. Ito pong tato niya sa dibdib. Bali, dito po yung naging standby area namin sa outpost. Tapos nun, nagantay po kami ng 3 hours. Baka sakali na uuwi yung subject namin. Eh, yun nga po. Siguro mga 3 hours kaming, habang nagantay kami ng ganong oras, hindi umuwi. Nagbaka sakali po kami sa Iskinita rito. Pero hindi nila agad nakita ang suspect. Hanggang sa nagdesisyon silang mag-ikot na sa mga Iskinita. Ilang sandali pa, positive! Naaspata ng target na si Jaime Bernardo Jr. Hindi po wala yun sa bahay nila. Ito po yung Iskinita kung saan namin na-aristo yung subject person natin. Sinubukan po namin na ikutin yung mga Iskinita para mahanap yung subject natin. Yun nga po, sinuwerte kami na madaanan namin dito sa Iskinita na ito. Agad dinala sa Eastern Police District si Jaime. Naharap siya ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bali po yung kasong kinakaharap niya ngayon, yun po yung nasa warrant of arrest niya ng Section 5 ng 9165. Service of sentence po ito. Kumbaga po, hindi po siya basta makakalaya rito sa kasong ito. Pero dahil hindi naman itinuloy ng pamilya niya ang pagsasampa ng formal na reklamo laban sa mga ginawa niyang pananakit, wala siyang kaso para dito. Nakapanayam ng resibo si Jaime na ngayon ay nakakulong na sa Mandaluyong Custodial Facility Unit. Nagsisi naman po talaga na ako na nagawa ko yung pananakit ko sa kanila.
aminado naman po ako doon, kahit sino naman po siguro mapunta sa sitwasyon ko. Dumating po yung punto na tinatawag na ng pangangailangan. Kaya po siguro ganun. Nagawa ko po yung mga panakit. Hindi ko na napigilan yung emosyon ko. Dahil sa tuluyang pagkadakip kay Jaime, tila nakahinga ng maluwag at nabunutan daw ng tinik sa dibdib si Aling Sonia. Mas ginusto ko na lang makulong siya dahil iniisip ko, baka sa pangalawang pagkakataon niya na makulong, magkaroon po siya ng, makapag-isip po siya ng maayos. Na dito po, wala po nakakasaway sa kanya, nakakakontrol na masama yung ginagawa mo na hindi na siya nakikinig sa tamang sinasabi ng nanay niya, ng kapatid niya. Hindi na ho niya alam yung tamat, ano, baka ho maituwid ho siya sa loob ng kulungan. Hindi lang ako nangangako, bugos pag nakalabas ako, sana matanggap niyo pa rin ako bilang isang anak, bilang isang tatay, isang alawa. Hindi ako nangangako, gagawin ko, promise.